sa bahay ang mga pasyente, no? Dahil nga sa kakulangan ng mga kama o mga kwarto sa ating mga ospital. Ibig sabihin nun, ay nakipagkapwa na sila doon sa mga kapitbahay at sa kapamilya nila. So the risk is now multiplied, no? At ngayon, we now have to test all of their family members. Ang apat na bagong kasong. Hello mga guys! Dito na naman tayo. Magsisimula na naman tayo ng sermon. Okay. Good evening sa lahat, sa aking mga followers dun sa aking Israel vlog. Thank you for liking my post and for commenting. Libre lait, libre bash. Kasi nga, social media ito. We cannot stop anyone to post their comments. Okay? So, ito magsisimula na naman ako ng ceremonias. Okay, sa mga nag-share pala tungkol dun sa kay Mayor, sa anong pangalan nun? Joey ba yun o Joyce, yung babae? Yung tuwang-tuwa siya na pinauwi niya yung 4 patients na positive ng coronavirus, 4 sila, sabi niya kasi walang bed na bakante doon sa hospital. So, she is happily telling people that she sent the 4 positive coronavirus patients, send them back home because no bed para sa kanila. So, tungtuha siya doon. Ganito yung pagkasabi niya. Yung 4 na infected, yes, pinauwi na namin sila sa bahay kasi walang available na bed dito sa ospital. So, nandun na muna sila sa kanilang pamilya at nakapagsalamuhan na sila sa kanilang mga kapitbahay. Damn. What a bitch. Yo, ikaw, 4 patients na positive sa coronavirus, pinauwi mo sa bahay, tuwang-tuwa ka pa. Sabihin mo kaya yun sa mukha ko, Mayor, masasapak talaga kita eh. Nakita mo ba si Sara Duterte kung paano yung bubugin yung sheriff na yun kasi pinadimolest yung mga bahay doon? Pinagiba o nakatikim ng bubug yung sheriff? Eh, ikaw baka isa ka rin doon? Kasi para, nainis ako doon kasi nung nakita ko yung post, I feel like, what the fuck? Are you serious? Pinauwi mo, alam mong positive yung tao? Unless na lang sana kung suspected lang sila na or i-quarantine lang muna sila kasi hindi pa sila positive. You declared it that 4 patients are positive of ncov and you are happily telling to the public that you send them back home because there is no available bed in the hospital. Mayor, where is your brain? Where is your brain? Nandun ba sa talampakan yung brain mo nandun? Ha? Hindi ko alam eh. Hindi naman ako nag-college, pero I think it's a stupid idea. Yes. What you suggested to your 4 positive patients to go back home para makasama daw yung pamilya, tapos nakipagsalamuhan na daw dun sa neighbors, and you are happily telling that to us? Huh? Naisip mo ba na they can infect their family? They can infect those neighbors around them? Where is your brain? Ano ang pangalan ng mayor na to? Nangigigil ako kanina pa to eh. O kayo nga pala sa nakakakilala dun sa mayor, paki-invita siya ha. Mag-comment mismo siya dito sa vlog ko. Okay? And sumagot siya na matino. Yes. Kasi matutulog na sana ako, nakabihis na ako and everything, di ba? So naglagay pa ako ng lipstick para lang mag-vlog para sa inyo mga besi. Okay? Kasi ito si mayor nakakaloka. Yung kaspa ko, gaulbo ng akong kaspa dahil naunsa man di ay ka. Ay, nasuko na nudyod ko ni mo. Mayor, hindi ko alam kung stupida ka ba o matalino ka or aang-ang ka lang. Oo, paano kung sabihin ko kaya na there's a 4 positive patients of coronavirus and the mayor is happily sending them back home and she even said they can stay with family and later all the people they go with will check later. O, diba? Ang tanga-tanga mo talaga. Instead na i-stop mo yung pag-spread ng virus, you are the one who sent them back home and multiply the virus more and more. Do you understand? Where is your brain? Ha? Hindi ko alam kung anong ba yung degree mo? Nag-college? Nag-university? Nag-ano ka ba? I think you did go to college, university or something. Ako hindi ako nag-college, to be honest. High school lang ako. Pero nabubobo talaga ako sa mayor na tutuwang-tuwa pa siya. Pinauwi niya yung 4 na
positive? Hindi mo ba alam pagsakay nila ng jeep, ng van, or ng tricycle, ng whatever, lahat ng daanan nila, mai-infect yun? Paano pag may baby sa bahay? Nag-iisip ka ba, Mayor? What if may matanda doon, may baby? Hindi lang yun eh. It's not about the baby or the... Kasi positibo sila. You have to stop spreading viruses. O di kaya patirahin mo na lang doon sa bahay mo. And then sabihin natin na, okay lang yun, doon naman nakatira kay Mayor, katabi niya matulog, lahat kayo sa buong bahay mo, nandun nagkalat yung virus, okay lang ba sa'yo yun? O di kaya kasabay mo silang kumain, tapos umubo sila sa harap mo, o di kaya ubuhan nila yung mukha mo, tapos sabihin natin, okay lang yun, si Mayor, kaya niya yun. How about your family? Are you stupid or what? Where is your brain, Mayor? Show me your brain. Where is your brain? Nakakaloka ka talaga. Nangingitim na yung kilikili ko sa'yo. Oh my gosh, namamawis na talaga. Nangigigil ako sa'yo. Alam mo, yung bawat barangay, yung bawat bayan, they need a good leader to stop all this virus to spread everywhere na makahawa kasi ba? Hindi yung, oy, may positive pala dito. Ang sasagot mo sa kanila, okay lang yan, umuwi sila. Tapos check na lang natin pag nahawa na yung iba. Oh my God. WTF talaga masasabi ko sa iyo, Mayor. Yeah, you can find me anywhere. You just comment on my blog. I don't care. Anyway, free naman lahat mag-comment. Free mag-bash and they can say all the opinions or how they feel. They can just comment there, right? So I allowed everyone to write a comment on my post. Bashing or anything else is free because this is a blog for public. Okay, yeah, and I also watched Sara Duterte's video. I don't know how long it is. I saw it from my friend's post that she is asking that guy why they are demolishing the house. Pinatawag niya yung sheriff tapos sinapok niya sa mukha. Ang galing niya sumuntok eh, no? Tapos kunyari ito si Mayor. Ikaw Mayor, gago ka talaga. Gagawin kita ng punching bag eh. Gago ka talaga Mayor, ang apat na pasyente, pinauwi mo lang niya. Tapos sasagunutan kita ng ganun. Tapos kakalamutin ko yung mukha mo. Tapos sasabihin ko, okay lang yan, pinauwi mo na yung pasyente mo. Kaya nasampal kita, nabubog kita, nasabunutan kita. Oh my God, Mayor. Luluka akit sa iyo. Okay? So, sa susunod, pag ikaw ang coronavirus, hindi ka papasukin sa ospital at sasabihin na lang ng mga doktor doon, you can go home now, Mayor. Yes. Pwede ka makapagsalamuha doon sa mga friends mo, sa family mo, o sa neighbor mo, and then later we will check you guys if you're okay or not. Eh, paano pag namatay yung pamilya na dahil sa'yo, diba? Yeah, where's your brain? I don't really understand. Where is your brain, Mayor? I don't even know you, but when I saw the post of my friend and I was watching the video all the time, I was like, what the hell is she doing? Are you crazy or what? Di ba nga, pag positive, agad-agad hahanapan ng lunas, hindi yung pauuwiin mo. Eh, doon sila magkakalat ng virus, buong barangay mababirus na dahil sa katangahan mo. So this is the last word I'm going to say. Okay, Mayor? Okay. Makinig kang mabuti. This is a friendly reminder. Reminder only, okay? Being a mayor is a second mother or a leader of a barangay or bayan. Be a good role model to all your people around there. Kaya kanila binuto, it's because they thought that you can be a good leader for them. And the worst thing is coronavirus pa talaga, di ba? Alam niyo naman yung coronavirus, there is no vaccine, there is no a medicine for it to cure everyone. It is almost killing the whole world. Italy, how many people died every 24 hours, 600 and up? Tapos higitan na ng Pilipinas yan, nasa 300 na. At least Macau now and Wuhan, they already controlled it. How about Philippines? Tapos, may nagmura pa na babae, sabi niya, tang, yun ang bumutete. Laka kwenta, how just allergy? Na-allergy ako sa kanyang bongga, kaya nasama ko na rin siya sa vlog. Oo, nagmumura kayo kay Duterte. Pag hindi nyo nakaya yung problema, sisisihin nyo yung presidente. Bakit? Pag nagugutom kayo, edi magtrabaho kayo. Kung wala kayong trabaho, edi maghanap kayo, mag-apply kayo. Alangan naman tuwing wala kayong masasaing, sisihin nyo si presidente. He has his family to take care of too. And he has a big responsibilities to take care of the whole Philippines. Ano magagawa ng presidente pag siya na lang lagi sinisisi nyo? Wala kayong pera pambili ng dilata doon, so presidente may kailangan. One thing is because of katamaran,
Okay? Yan yung ugali kasi natin. To be honest and to be frank, meron kasing ugali yung Pinoy talaga na being lazy. Okay? Tamad, tamad kumilos. Gusto patulog-tulog lang, tas asa-asa pag may time. Tapos yung mga, yung lagi na lang yung aasa sa may, siguro may mga abroad-abroad ganun. Tapos ngayon, pag kayo nahirapan na or di ma-solve agad yung problema, sisi sa ibang tao. Guys, come on, wake up! Dapat magkaisa tayong lahat. Stop blaming each other. It won't help us, okay? Yes, pag-anahin muna natin yung mga utak natin before tayo magsasatsat ng kung ano-ano against each other. Okay? Yung binapatikos ko lang naman, and yung talagang mga tanga, yung walang talagang kautak-utak magsalita, yung ganun. Hindi ko naman inaano yung lahat, diba? Yan yung kasi yung nature ng mga ng tao sa Pilipinas. Hindi naman lahat, at least some. Sabi na nga may quarantine eh, stay home, do not go out to prevent spreading of virus. So, besa nangyari, o yung talipa pa, o parang normal days lang. Tapos ngayon, tumaas na nang tumaas yung coronavirus, isisihin yung presidente. Yung mga kabataan nag-rally. In the middle of the very worst situation, the rally is still going on. O ngayon nangyari, tumaas nang tumaas ang na-infect. Bakit? Kasi nga naman, ang titigas ng mga kukote nyo. Okay? Yung mga nasa Pinas, makipag-cooperate po kayo. This is not only for your own good. This is for the whole world. So many people are dying. Don't you feel that? If you are the one who is infected with this coronavirus, you will die alone, no visitor at all until your last. Have you ever think of it? No? Then take it seriously because this virus has no vaccine or no cure at all. Did you think of it? My God! Di ko alam kung ako ba talaga yung bobo o mga to talaga. Sarap ang sarap yung titirisin eh. Ang gigigil ako sa inyo. Grabe. Yung tatamaan, edi magalit kayo. Eh yung positive thinkers naman, edi be happy, right? Talaga yung Pilipinas nag-rally, bes. Yung Wuhan, naka-quarantine, no people walking around. O ibang bansa, nag-lockdown na nga, di ba? Pero the best talaga, number one talaga ang Philippines sa katigasan ng ulo. In the middle of this very worst situation, rally pa more. O di ba? Nag-rally. O anong ginawa ng rally? O, nagkahawa-hawa na kayo ng mga virus nyo doon. Tapos, pag dumami ng dumami na infect, sisisihin niya yung presidente. Doon si presidente paalisin, mag-resign siya dahil sa coronavirus. Guys, are you stupid or what? Coronavirus is an airborne and no one can see it. Okay, unless you are infected and the virus will stay in your throat for 4 days before it goes down to your lungs. Okay? So, before the things happen, always remember drink hot water and ginger, okay? Kaya sa lahat ng may problema ngayon, hindi lang kayo, pati ako may problema din ako. Matutulog na nga ako, namumblima pa ako sa inyo. Alam niyo ba yun? Oh my gosh, nag-shower na ako, tapos naalala ko magbablog pa pala ako, magsisermon pa pala ako, pati doon kay Mayor, tapos sa babae gumawa ng video, pati sa inyo. Ang sarap yung tulugong tirisin. Oh, nagkakaringkas na ako, alam niyo ba yun? Bili ako ng bili ng pampaganda para mawala yung wrinkles. Tapos kayo lang mag-consume sa akin, ha? Maawa naman kayo. Okay. O, oh, diba? O, so yun na, guys. So, please, let's pray the whole world. Hopefully, everyone will be healed. Sana yung Italy matapos na lahat ng virus na ito, okay? Huwag matigas ang ulo, okay? If you really want to go around during your off days, whatever, always remember to boil ginger and make it a tea hot. Hot tea siya, tas drink niya, okay? And eat banana once a day, okay? So, sa mga gustong magpasikat at gustong sumikat at walang chance na magpasikat, go. Post lang kayo ng post at ako ang bahalang mag-sermon sa inyo, okay? So, before you say shit things, watch your word first. And before you hurt someone, feel it first. And before you say something else against others, feel it first, okay? Hoy, nagalit lang ako dahil doon kay Mayor tsaka yung babae kanina kasi ang tanga-tanga, yo. Saan ka naman nakakita? Positibo na nga. Pinauwi niya pa sa bahay. Di wow. Di ba? Matutuwa ka ba nun? Oh my gosh.
So, I don't have time. Bukas na ako magbubunot ng kilikili ko, okay? Oh. So, sana matapos na lang ng problemang ito, okay? Tsaka may gumawa ng kanta ng coronavirus, ah. Ano ba yun? COVID-19. Ayun, sabi niya. It's killing me. I'm so sick of quarantine, sabi niya. Basta may kanta yung coronavirus na ito. Sabi, ginawan lang nila sa TikTok, nakita ko. So, gagayahin natin yan. Ay, concert ng chan ko. O sige, pupupo muna ako ha. So, guys, I have to say goodnight at mag-i-edit muna ako ng pang-sermon ko sa matitigas yung ulo. Okay? Goodnight, yo. So, spread love, no hate. Magalit sa tama, okay? Mag-sermon tayo sa mga kasaway na katulad ng Ibo Jun. Pusikon ko, imong buli, dahil naman sa... O sige na guys, good night na. So, thank you so much and please like my vlogs and follow my page na lang. Okay, salamat. And have a good night.